It's me again, Myla. It's another vlog. Excuse me po. Today is January 26, 2022 and 10:10 a.m. dito. So, alam niyo guys, today, umabsent ako. Kasi nga syempre, sa boses ko pa naman. Boses lalaki na naman tayo. Nagkasakit kasi ako, guys. 3 days na akong walang tulog. Parang zombie attack na naman tayo nito. Sinusumpong na naman ako ng insomnia. Yung 2 days na wala akong tulog, pinipilit ko lang. Tapos, kagabi, kanina na naman, wala na naman akong tulog. Tapos, may sakit pa ako. Kasi uso na ngayon dito yung mga gani-ganito eh. Kasi alam mo na yung weather, no? Ubo, sipon, mga ganyan-ganyan. Alam mo yung ubo mo na, yung may something dito sa lalamunan mo na hindi mo malabas-labas. Sobrang tigas. Yan yung na-i-experience ko ngayon. So, again, madami na po kami nagkakasakit dito. Pero imagine nyo ah, nung 26 days akong walang pahinga, energetic pa ako noon. No? Pero nung nag-rest day ako, sabi ko na nga ba eh, basta once mag-rest day ako, magkakasakit na ako. Kasi syempre yung, ano ng katawan mo ba, no? Makapagpahinga yung katawan mo, so another, ano na naman yun, another adjustment na naman sa katawan mo para sa trabaho, diba? So, yun na nga ba sinasabi ko sa mga kasama ko eh. Sabi ko sa kanila, once na mag-rest day ako, no Friday, yun, after 2 days, medyo nag-iba na yung panlasa ko nun hanggang ngayon. So, ngayon, hindi ko na kinaya kasi nga 3 araw na akong insomnia attack na naman. So, wala na tayong sleeping pills dyan. Tapos, may sakit pa. So, kailangan na magpahinga. Pero dapat, Friday pa yung rest day ko. Hindi ko na kinaya. Ganun pa rin yun. May sakit na, hindi pa nakatulog ng 3 araw na. Pero sabi ng kaibigan ko, meron naman daw dyan sa baba, sa Rossmann. May nakita daw siyang sleeping pills dyan. Kaya, bibili ako mamaya. Dapat kahapon, hindi ko nga lang makita kung ano ba yung itsura nun eh. Sabi niya, sige, sasamahan kita mamaya. Ayun. Hindi ko alam kung anong content ko, guys. Alam niyo, maghahanap pa talaga kung ano yung i-content ko ngayon. Biglaan lang kasi to. So, as what I've said to myself, sabi ko magmumuni-muni ako kasi nga, I am not this kind of person na sa bed lang. Ayoko nang ganun. Eh kung summer nga, siguro wala naman ako dito. Baka nag-blinky-blinky, nag-i-scooter or nagbabike-bike ako mag-isa dyan kung saan-saan. O baka naman gumala ako. Alam mo yun. Hindi ako yung taong nasa bed lang lagi. Parang mas lalo akong nagkakasakit pag ganun. Even sa Pinas pa, even sa Taiwan, I am not that kind of person. Siguro depende naman kasi sa tao. Ako, I'm not used to it na lagi lang sa bed, no? Excuse me po. Nakatingin yung lalamunan ko. Kaya umiiwas ako sa matamis ngayon. Kahit kape. Hindi ako nagkakape. So, ito na. Shout out tsaka question and answer na tayo. Nagmamadali. Ano ba? Punta muna ako sa YT. Eto. May nakita din ako dito, pero mangilan-ngilan lang. Parang sabi ni, parang nangungungo na. Sabi ni Maria Teresa Requina, shout out po. Sabi niya, kahit hindi pa po tapos ang contract mo 3 years, okay lang mag-apply ka sa other country? Oo naman. Pwede. Pwede namang kahit other company din. Pero ikaw kung gusto mong other country, much better. Eto guys ha, ano lang to ha, yung talagang honest to goodness, no? Ganito naman kasi yung reality dito sa Poland. Poland is just a stepping stone, as what I've said again,
sa previous kong vlogs. Ito kasi yung Poland, eh, stepping stone lang to para marating mo din yung ibang Europe country, of course. Eh, karamihan dito, sige, sasabihin ko sa inyo, karamihan dito sa mga nag-a-apply papuntang Poland, before their visa expired, nag-aano na sila, umaalis na sila dito sa Poland. Iyon yung mga taong gusto ng malaking sahod. Totoo yan. Yung iba naman, nag-i-stay dahil syempre contented, tsaka masaya sila sa work nila, tsaka masaya sila sa environment, or nag-aantay ng TRC, gustong magka-TRC dito, so they stay here. Ako din, yun din ang na-experience ko. Parang wala pa rin akong balak na pumunta sa ibang other Europe country, no? May mga kaibigan din naman ako na nagsasabi na, tara na, nanay, tara na, sama ka na sa amin, ganyan-ganyan, no? Yung mga pa-expired ng visa. Pero yun yung sabi ko sa kanila, na masaya pa ako sa trabaho ko, masaya ako dyan sa Novalika. Pero hindi ko lang din alam kung magkaroon ako ng TRC, kung paalis ba ako. Pero kasi sa ngayon, kasi as what I felt today is very, yung comfortable ka sa environment mo, comfortable ka sa workplace mo, comfortable ka sa mga leader, tsaka sa ibang mga taong mga nakakasama sa workplace. Ganun lang din ako. Siguro ganun lang din kababaw ang aking, kung paano ko i-appreciate din yung trabaho ko. So, yes, pwede kang makapag-apply other country. Much better nga yun. Totoo lang? Oo! Marami ng mga tao dito na nag-a-apply na sa ibang country. Tsaka walang problema dyan. Hindi ko naman sa kinukonsenting mag-run away. Pwede sa iyo yan kung paano mo, kung paano ka maghanap ng, diba? Destiny mo sa work. Hindi lang destiny sa love life. Houses. Para destiny mo, future mo, of course, para sa pamilya mo, tsaka ganun, basta ganun, pwede. So next is kay, hindi ko alam kung ano pang ano ko dito. Sabi ni Rachel Domingo, shout out din sa'yo. Sabi niya, salary reveal naman sis, sa 26 days mo na walang rest day. Okay, next month, malalaman mo yan. Just wait for it. Kung makapag-vlog next month, no? Sobrang busy kasi namin, guys. Ewan ko ba? Ang pang-umaga lalo, kami, pang-umaga kami, more than 1 month na. Pang-umaga kami, mas marami kaming pasok, mas marami kaming oras na tinatrabaho. 10 to 12 hours kami nagtatrabaho. Pero yung mga panggabi naman, minsan may undertime sila. Kasi siguro nauubos na namin sa pang-umaga ba, no? Nagagawa na namin. So, yun. Mas madami kaming trabaho kumpara sa panggabi, panghapon. So, yun. Yan yung mga nangyayari ngayon dyan sa akin sa Novalika. Madami kaming trabaho ngayon. Sabi naman ni Mau, day 17. Ayan, ito na naman. Anong work mo sa Novalika? Bakit wala kang day off? 12 hours ba kayo everyday? Bala ko kasi lumipat dyan soon para makita ka rin. Uwang sana. Para makita rin ang abnormal. Pero thank you, no? Yes, 10 to 12 hours nga kami. That's what I've said. Ang trabaho namin. At ano ba ang trabaho ko sa Novalika? Ang dami kong trabaho sa Novalika, which is I very, very like talaga. Like na like kong trabaho dyan sa Novalika. Minsan, nagka-cutting ako. Minsan, naglo-load ng gulay. Nagkikilo, nag-i-sticker. Nagre-repack, nagsasabit ng karton. Nagko-cover ng pinapa. Ano pa ba? Ano to? May nagsisecond emotion sa baba. Kung saan-saan lang kasi ako. Miss International kaya ako dyan sa Novalika.
So, kasi sa totoo lang boring pag nasa isang place ka lang. Hindi naman sa pag-ano, sa ano ko ha, sa opinion ko lang sa sarili ko. Pero mas mas gusto ko yung paiba-iba yung trabaho kasi hindi boring. Tsaka lahat makakahalubilo mo, yung mga ganyan. Sarap sa feeling. So, yun yung trabaho ko dyan sa Novalica. Mau, again. Ito kay Raquel Duyon. Shout out po. Sabi niya, I want to apply there in Poland. Pero wala po akong experience as factory worker. And I'm 41 right now. Is it possible pa rin ba makapunta dyan? Sorry. Ang tanong kung saan galing bansa ka. Kasi pag nasa third country ka, walang problema. Kasi nga, meron akong katrabaho din dito, which is my roommate. Si ate is nakarating dito ng 51 years old from Dubai. So, yung isa ko namang ano naman, katrabaho, she's 49 years old that time. She's came from Hong Kong naman. So, ikaw po kung 41, tapos nasa third country po kayo, ano, possible pa po. Pero, pag sa Pinas po kayo galing, yun, wala akong alam na mga requirements sa Pinas. Kasi, even me, I came from third country also, which is Taiwan. Pinas, ano, ang Pinas kasi madaming cheche-bureche kailangan. Diba may mga ganung qualifications, dapat wala kang tattoo, dapat 2020 visions ka, dapat ganito lang yung edad mo para makapunta ka sa ganitong lugar, diba? Bakit kaya ganun? Hindi ba pwedeng i-hire na may pang-placement fee? Tapos, fit to work naman, wala kang nararamdaman, yung good health ka naman, no? Ba't kailangan ko may mag-ganun-ganun? Parang naalala ko tuloy nung nasa Taiwan ako. Qualification, guys, alam nyo? 2020 vision. Pagdating ko naman ng Taiwan, halos lahat ng tao sa Taiwan may mga salamin, di ba? Mga Taiwanese, mga Chekwa, ganun. Mga sira ang mata. O nakakapagtrabaho naman. Tapos, kailangan walang sira ang ngipin. Alam nyo bang ginawa ko? Meron akong isang ngipin na may butas dito sa yung bagang ko. Pinabunot ko pa kasi nga daw walang sira ang ngipin. Tapos, pinapasta ko pang isa kong bagang. Diyos ko po, pagdating doon sa Taiwan. Why like this? Ang mga tao doon, hindi naman sa pag-ano, pangit-pangipin sa akin. Makakapagtrabaho naman. Bakit kaya ganun, no? Hindi naman sa dinidiscriminate ko yung qualifications ng Pinas, no? Why is it like that? Ang importante lang naman sana, yun nga, may pang placement fee, pang may tawag dito, you're fit to work, good health, why not? Diba no? Kasi marami naman sa atin nagbabalak na makapunta ng ibang bansa, no? So, yun. Tsaka, wala po kayong experience as factory workers, which is okay. Eh, hindi naman mahirap ang trabaho dito. Tignan mo ako, nag-i-sticker, nagka-cut lang, nagko-cover, something like that. Hindi siya ganun kahirap ang trabaho dito. Unlike sa experience ko na naman sa Taiwan. Now, which is, kailangan mo munang maging 1 month ata or 2 months para ma-qualified ka sa trabaho mo. Kailangan mo munang mag-training. Ganun. Kasi mahirap ang trabaho sa Taiwan. Tsaka masaya. So, yun lang. Ano pa ba? So, yun po ma'am. 4 weeks ago po pala itong comment niya. Sorry naman. Kay Shine Herrera. Sabi niya, ask lang po kung alin ang maganda yung magpapalit po ako ng NTD to Euro or NTD to Zloty. Salamat po. You're welcome. Hindi pa ako nasagot. You're welcome na agad. Ayun. Shine Herrera, shout out. Huwag kang magpapalit ng NTD sa Zloty. Kasi mababa lang yung conversion niya. Pero pag nag-ano ka, NTD to Euro or US Dollars, tas ipapalit mo na lang sila sa Zloty, malaki. So, that's it. Ayan. Heart natin yan. So, hanggang dito na lang. Hindi ko alam kung makapag-TikTok ako ngayon kasi masama pakiramdam ko. Parang nalalambot pa ako. Hanggang dito na lang, guys. Thank you so much. Tsaka sa mga
bagong subscribers natin dyan, yung mga silent viewers ko dyan. Alam ko, kahit hindi ko yung mga subscribers, nanonood kayo, no? Pero okay lang yun. Hindi ko naman ini-aim na achieve tsaka ginugol yung 100,000 subscribers kasi alam ko hindi naman ako makakarating doon. Ano lang ba naman ang mga content ko, no? Kung ano lang naman yung experience ko dito sa Poland. May palighting. Sensorize kasi yung ilaw namin dito. So hanggang dito na lang, guys. Have a nice day and God bless!